Secretary. Ay, magandang araw, Lucia. Nandiyan ba si Don Ignacio? Naghihintay sa inyo. Don Ignacio? Please sit down. Ay, thank you, thank you. Kumusta? Ang paborito kong abogado. I'm doing good, Don Ignacio. Ikaw, you're one tough hombre, ha? But I'm glad to see na mas maganda na ang kalagayan mo sa ngayon. Salamat. Ah, by the way, paano na yung paghahanap ninyo kay Cardo Dalisay? We're still in the process of taking down Dalisay, Don Ignacio. You know, hindi madaling trabaho yon dahil parang may sapusa itong si Dalisay. Ang hirap hulihin. Well, but anyway, going back to the main reason that I came over, hindi naman sa... hindi maganda pakinggan kasi naniningil, eh. But I feel lang kasi na it's about time din naman na bumawi ka sa mga nagawa kong tulong nung araw para sa'yo. You know, instead of burdening us with the task of looking for Dalisay, baka namang maaaring as a sign or a token of friendship, of an alliance, eh, ibigay mo nung muna sa amin ang iyong oo na ang boto ng Norte sa amin mapupunta ni Hipolito. And that would really be a very, very recognized and honored gesture from you. Alam mo, Arturo, sa mga ginawa mong tulong at pinigay mong tulong para sa akin, hindi rin naman ako nakakalimot. Thank you. Lalo na sa ginawa mong pagpapalayas doon sa mga tauhan na magsasaka noong araw. It's been 5 years since then. Eh, pero sa akin, parang kahapon lamang ang lahat ng yan. At natatandaan ko rin, Arturo, sa ginawa mong yan, binayaran kita ng napakalaking halaga, hindi ba? At bukod doon, binabayaran kita at nabayaran for all and every single legal and illegal business and illegal job that you have done for me. So, as far as I'm concerned, wala akong utang na loob sa iyo. Don Ignacio, it's not just a matter of compensation or money. Dahil dapat mo rin tandaan na ilinagay ko sa panganib ang buhay ko noong mga panahon na yun na maaaring ikinapahamak ko o ikinamatay ko. I know. Kaya naman itinuturing kitang kaibigan. Salamat. And as you mentioned, kung kaibigan ang turing mo sa akin, hindi ba ang mga magkakaibigan, eh? Nagtutulungan. I agree with you. Pero sa pagkakaalam ko rin sa magkaibigan, hindi ba dapat pinapahalagahan at nire-respeto ang desisyon ng bawat isa? Besides, Arturo, I'm still a businessman. Negosyante pa rin ako. Ang bawat desisyon ko ay nakasalalay kung saan ako mas lalong makikinabang. I'm sorry, my friend, pero yun pa rin ang aking kondisyon. Ang ulo ni Cardo Dalisay kapalit ng boto ng buong Norte. I must admit, it pains me a bit. It hurts a little. Pero I understand you. Naintindihan ko where you're coming from. Hindi ka pa rin nagbabago, Don Ignacio. Ganon ka pa rin makitungo sa mga taong kausap mo. You're firm but stern. Kaya naman siguro ang lahat ng mga taga-Norte eh sumusunod sa bawat utos o batas na pagagawa mo sa kanila. So bottom line is, if it is going to take getting the head of Dalisay and bringing it to you, then that is what we're going to do. We will bring you the head of Cardo Dalisay. Well, until then, my friend. Until then. Adios, amigo. Thank you for your time. See you. Go ahead. Madam Lily. Art. Don Ignacio. Madam. Bueno, since nandirito na rin kayong dalawa,
sabay ko na kayong kakausapin. Huwag niyo nang tangkain na baguhin ang aking kondisyon sapagkat hindi kayo magtatagumpay, mabibigo lang kayo. Ganun pa rin ang aking kondisyon. Kung sino man sa inyo ang makapagdadala kay Cardo Dalisay, buhay man o patay, yun ang aking i-endorso. Nakataga na yan sa bato. Sige po, Don Ignacio. Kung yan ang gusto mo. Mataas ang pagtingin ko sa inyong dalawa. So, don't get me wrong when I say this. Pero nakakatawang isipin na sa pagkakataong ito, para kayong mga laruan ko na pinagkakarera sa isa't isa. Hindi biro ang karerang ito, Don Ignacio. Pinakamataas na kapangyarihan sa bansa ang sinusungkit namin. Kung sino man sa amin ang maging presidente o vice-presidente, ikaw rin ang makikinabang para sa mga negosyo mo. Kaya sana, hindi mo iniisip na parang laro lamang ito. Ah, then, madam, you misunderstood me. But anyway, bumalik na lang kayo kapag nahanap niyo na si Cardo Dalisay. Best of luck. Well, until next time, Don Ignacio. Till next time. Madam, I'll go ahead. Sige, Art. Art. Yes? Kamusta na pala ang Black Ops? Matagal mo nang pinapahanap sa kanila, sila Dalisay. Siguro naman ngayon, mas madali na ang trabaho niyo para madakip siya. Don't worry. We are going to get Dalisay. With or without the help of the Black Ops. Good day. Well, please sit down. Don Ignacio, makikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng simpatya mo. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ko. Bugbog sarado na kami sa mga kalaban. Kami ng presidente, ginagawa ng katawa-tawa sa harap ng publiko. Wala na akong ibang malalapitan. Ikaw ang pag-asa ko para makaawon sa labang ito. Well, then, kung ganun pala, di mas lalo mong pagbutihan ang paghanap kay Cardo Dalisay. Inaamin ko, Don Ignacio, hindi madali na hanapin si Dalisay. Baka tapos na ang eleksyon, naghahanap pa rin ako. Meron tayong mga negosyo na napagkasunduan na noon kung mananalo ko. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo para manatili sa kapangyarihan. Ipinapangako ko. Sa bagay na yan, mas mapapagkatiwalaan mo ko kaysa kay Renato. Mas makakatulong ako sa'yo kapag ako na ang naging presidente ng bansa. Madam, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sa'yo, wala akong problema. Pero sa asawa mo... Huwag ka mag-alala. Walang problema sa asawa ko ang napagkasunduan na natin. Bueno, ayan mo, madam. Pag-iisipan ko. Bigyan mo pa ako ng kaunti pang panahon. Salamat, Don Ignacio. Malaking bagay para sa akin na kinukonsidera mo to. Kung patuloy kang magtitigas-tigasan ng ulo, Don Ignacio, mapipilitan akong alisin ka sa landas ko. Kung kailangan kitang lagutan ng hininga, gagawin ko dahil walang kahit na sino man sa inyo ni Lily ang haharang sa plano kong maging presidente ng Pilipinas.